namin sa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kultura Pilipino, ating tatalakayin ang kakayahang sociolinguistic. Para sa araw na ito, bibigyan natin pakahulugan ang sociolinguistic at kung ano nga ba talaga ang kakayahang sociolinguistic. Bago tayo magsimula, pagnilay-nilayan muna ang mga sumusunod na tanong. Tara, usap tayo. Una, mahilig ka ba makipag-usap? Pangalawa, sino ang madalas mong kausap? Pangatlo, saan kayo madalas mag-usap? At pang-apat, ano ang madalas ninyong pinag-uusapan? Maaari ay hindi nyo namamalayan, pero habang kayo ay nakikipagkomunikasyon o nakikipagkomunika, nakikipagtalastasan o di naman kaya ay nakikipag-usap sa ibang tao, ito ang ilan lamang sa mga tanong na sinasagot ng inyong isipan. At yan ay bahagi ng ideya ng sociolinguistic. Ang sociolinguistic ay binigyang depinisyon bilang pag-aaral ng epekto ng anuman o lahat ng mga aspeto ng lipunan sa kung paano natin ginagamit ang ating wika. Kabilang na rito ang mga epekto ng paggamit ng wika sa lipunan. Paano ba nakakaapekto ang paggamit natin ng wika sa ating lipunan o di naman kaya ay sa pamayanan o komunidad na ating ginagalawan? Kaya naman ang kakayahang sociolinguistic ay isinasalarawan bilang kakayahan nating gamitin ang wika ng may naaangkop na panlipunang pagpapakahulugan para sa isang tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon. Kung matatandaan ninyo, sa bawat iba't ibang klase ng lipunan ay iba't ibang uri din ng wika ang kailangang gamitin. Ayon kay Savignon noong 2007, ang kakayahang sociolinguistic ay isang kakayahan ng gumagamit ng wika na nangangailangan ng pag-unawa sa konteksto ng lipunan kung saan niya ito ginagamit. Ibig lamang tukuyin ito bilang gumagamit ng mga wika, kailangan nating maintindihan kung paano ba ito ginagamit ng lipunan na ating ginagalawan o di naman kaya ay kung paano ito tinatanggap, iniintindi o inuunawa ng lipunan na ating ginagalawan. Bukod pa dyan, kailangan din nating maunawaan hindi lamang ang wika, pati na rin ang konteksto o iba't ibang dimensyon ng lipunan kung saan natin ginagamit ang ating wika. Tignan na lamang natin ang larawan na ito. Ito ay isa sa mga billboard na naibalanda sa kahabaan ng EDSA. At kung titingnan ninyo, bakit siya naging kontrobersyal? Kahit na ang tinutukoy lamang ng tanong na nakatikim ka na ba ng 15 anyos ay yung alak mismo, marami pa rin tao ang naniwala at talaga namang maniniwala na meron itong ibang pagpapakahulugan. Lalo na kung ibabatay natin ito sa konteksto ng lipunan natin dito sa Pilipinas. Kaya naman, inyong pakakatandaan na ang wika ay isang mabisang instrumento sa pakikipag-ugnayan. Ito ay daan natin upang magkaunawaan at hindi magbigay pa ng mas maraming rason para hindi magkaintindihan ng mga tao. Ayon kay Dua noong 1990, may iba't ibang mga dahilan kung bakit di ba tayo nagkakaunawaan bilang mga mamamayan o di naman kaya ay bilang mga tao sa lipunan. Una sa lahat, hindi lubos na nauunawaan ng nagsasalita mismo ang kanyang intensyon. Minsan, hindi natin namamalayan bakit ba natin o bakit ba tayo kailangan magsalita. Kaya naman, kung ganito ang sitwasyon, ay nagkakaroon talaga ng hindi pagkakaunawaan. Pangalawa, maaring hindi na ipapahayag ng maayos na nagsasalita ang kanyang intensyon. Maaring alam niya ang intensyon niya sa kanyang sarili kung bakit ba niya kailangan sabihin ito, pero dahil hindi maintindihan o hindi maipahayag ng maayos yung intensyon na ito, hindi siya lalong naiintindihan ng kanyang kausap. Pangatlo, madalas, pinipili rin ng nagsasalitang huwag na lamang sabihin ang kanyang intensyon dahil na rin sa iba't ibang kadahilanan. Marahil, nahihiya siya o di naman kaya ay ininerbios o meron pang iba't ibang nararamdaman. Nagkakaroon din ng hindi pagkakaunawaan kung hindi naririnig ng maayos at hindi nauunawaan ang nagsasalita. Kaya kapag ikaw ay nagsasalita, kailangan malinaw kung paano ito lumalabas sa iyong bibig, malinaw ang iyong pagpapahayag, at dapat ay ipinapahayag ito sa pamamaraang alam mong maiintindihan ng iyong kausap. May mga pagkakataon naman na kahit malinaw mo na itong naipahayag, malakas mo na itong nasabi, at malinaw naman ang iyong pagkakasabi, may mga pagkakataong hindi naman ganoon naririnig o hindi naman kaya ganoon nauunawaan mismo ng tagapakinig mo
ang iyong sinasabi. Marahil sa kanilang parte yung merong problema o di naman kaya ay may issue. Kaya kahit gaano pa kalinaw ang pagkakasabi mo, ngunit hindi naman iniintindi o di naman pala talaga naririnig ng iyong kausap, ay sadya naman talagang magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Bukod pa dyan, may mga pagkakataon din na mali naman ang pagkakarinig o di naman kaya ay mali rin ang pagkakaunawa ng iyong tagapakinig dun sa iyong sinabi. Minsan, naririnig ito, ngunit hindi naman talaga nauunawaan. Para mas maging makabuluhan at mabisa ang pakikipagtalastasan o pakikipag-ugnayan sa iba, nilinaw ng sosyolinguistikong si Del Hines noong 1974 ang nasabing mahalagang salik ng linguistikong interaksyon gamit ang kanyang modelong speaking. Ang mga letrang S, P, E, A, K, I, at G ay tumatayo sa iba't ibang aspeto na kailangan pagtuunan ng pansin tuwing tayo ay nakikipag-ugnayan sa iba. Una sa lahat ay ang letrang S na kumakatawan sa salitang setting. Ang setting ay matutukoy natin kung sasagutin natin ang tanong na saan nag-uusap ang dalawang tao. Sumunod ay ang letrang T o tumatayo sa participants. Ang participants ay tumutukoy lamang sa kung sino nga ba ang nag-uusap. Nandiyan din ang letrang E o ends. Ito naman ay matutukoy natin kung sasagutin natin ang tanong, ano nga ba ang layunin sa pag-uusap? Bakit nga ba kayo nag-uusap? Ano nga ba ang dahilan para dito? Ang A naman ay tumutukoy sa act sequence. Ang act sequence ay tumutukoy sa takbo ng usapan. Paano mo mailalarawan ang takbo ng usapan? Diretso ba ito sa punto o diretso ba ito sa pinupunto nyo pareho? O di naman kaya ay sali-saliwa rin ang inyong usapan? Ang letrang K naman ay kumakatawan sa salitang case. Ang case ay tumutukoy lamang sa kung formal o informal ba ang uri ng usapan ninyo. Ang letrang I naman ay tumutukoy sa instrumentalities. Ano-ano nga bang mga instrumento o medium ang ginagamit habang nag-uusap? Maari din natin itong malaman kung tutukuyin natin sa kung paano bang paraan ipinapahayag ang mga damdamin, ang mga salubin o di naman kaya ang mga idea o impormasyon sa kausap. Ang N naman ay tumutukoy sa mga norms o ang paksa ng inyong usapan. Samantalang ang G, ang letrang G ay tumutukoy naman sa genre. Ang genre ng isang usapan ay maaari nating matukoy kung tutukuyin din natin ang uri ng diskurso na ginagamit. Mas madali natin itong matutukoy kung alam na rin natin o natukoy na rin natin bago pa man ang layunin o objektibo ng pag-uusap. Narito ang mga batayan at sanggunian para sa aralin na to. Salamat!